Good morning mga kabunso at mga kamamigs and kabibski. So I'm back, char. So welcome back to my channel. So sa mga bashers, welcome back. Ayun na naman. So pag-uusapan natin yung about kay Bunso at kay Ann Gatnil. Huwag po tayong maging overacting mga kabunso at mga kamamigs dahil si Ann at si Bunso at si Ate Yam ay parang magkakapatid lamang mga iyan. Akala ko may dumi yung ipin ko. Napatigil ako di oras. So, si Ate Yam at si Ate Ann at si Bunso ay magkakaibigan na more than sa magkakaibigan is magkakapatid. Ang kulang na lang po is yung iluwal sila ni Nanay Bilin. Kung gaano sila ka-close mula noon hanggang ngayon. So kung pipigilan natin sila na makasama si Bunso Migs Molino, paano na lang si Bunso? Noong buhay pa po si Mahal, yung oras ng at lahat ng time ni Bunso kay Mahal umiikot. Siguro alam nyo naman yun. Mula noon, nung nagtandem sila, kay Mahal na umiikot ang oras ni Bunso. Wala ng time sa mga kaibigan niya. If meron man, hindi natin makikita. Pero ang sabi ng mga kaibigan niyang malalapit din kay Bunso at mga kapitbahay nila doon. Kahit yayain pa siya ng mga kaibigan niya, hindi siya sumasama kung saan-saan. Kasi pina-prioritize niya si Mahal at palagi kay Mahal umiikot ang oras ni Bunso. So ngayong wala na si Mahal, sino ang magtutulong kay Bunso to move on? Andyan yung pamilya niya? Siyempre, ang mga kaibigan niya na tinuring niya ding mga kapatid, nandyan din para sa kanya. Kasi kung wala sila, sino ang mag-a-advise kay Bunso? Paano nila mapapastrong si Bunso? Paano makalimutan ni Bunso ang mga nangyayari? Sana intindihin po natin mga kabunso at mga kamamigs. Di porket na magkasama sila, ganun na. Lahat po ng babae ay dipindi po yan sa pananamit. Kung tingnan mo po yung mga artista, halos maghubad na. Silaan, ganyan siya manamit. At close talaga yan sila kay Bunso. Mula noon pa, 2012, yung gigolo. Doon nag-start yan, diba? Yung gigolo. Magkaibigan na sila noon. Sana respetuhin din naman natin. At huwag po tayo maging overacting sa ating mga reaction at sa ating mga damdamin. Huwag po sundin ang puso lang palagi. Isipin din po natin. Isipin natin. Kaya nga, nag-vlog na si Bunso, di ba? Lumalabas na siya nang dahil andyan yung mga friend niya para ano siya? Tulungan. Para makapag-move on na rin. Para hindi siya magmukmuk sa kalungkutan. Si Ann at si Ate Yam, best friend sila niyan. Parang magkakapatid na sila. Siguro maramdaman nyo rin yan kung may best friend talaga kayong totoong best friend. Kasi kung wala kang best friend, iba yung maisip mo eh. Pero kapag may totoong best friend ka na may lalaki at babae, maintindihan mo yan. Huwag nating sakalin si Bunso. Hindi natin hawak ang buhay niya. Hindi natin hawak ang kasiyahan niya. Nandito tayo as a fan to support him. Pero kung hindi ka magsusupport sa kanya, hindi ka solid mamigs or migs. Kasi yung pagka-fan mo or pagka-supporter, parang balimbing lang. Kasi kung solid supporters ka, hindi po tayo ganyan. Isipin po natin yung kaligayahan din ni Migs. Huwag lang po puro yung kalungkutan. Wait po tayo.
Maghintay. Porket ba magkadikit sila? May relasyon sila? Porket nagkapari may singsing si Rose Ann at may singsing si Bunso? Magkarelasyon na. Bakit? Ikaw lang ba pwedeng magkaroon ng singsing? May boyfriend si Rose Ann. At si Bunso, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan yan si Mahal. Tandaan nyo yan, ilang years. Tingnan nyo. Hanggang mag 40 years old yan si Bunso, wala pa kayong makikita na girlfriend yan. Kasi kay Mahal lang yan umiikot mula noon. Isipin nyo naman ang mabuti. Pwede tayong mag-request kay Bunso na mag-vlog siya ng mga memories nila ni Mahal. Kasi yung gusto natin, yung mga kasiyahan din, di ba? Kasi nalulungkot na tayo minsan sa mga charity. So, pwede tayong mag-request kay Bunso at kay Tatay Jet na mag-vlog si Bunso ng mga happy-happy rin, na mga memories nila ni Mahal, para andyan pa rin yung alaala. Pero kahit hindi tayo mag-request, yung mga galawan ni Bunso, kung maano yung utak natin, andyan yung mga galawan ni Mahal. Kung makikita nyo at titingnan nyo. Lahat ng galaw ni Mahal andyan sa kay Bunso. Kung magsayaw siya, yung puwet niya sumasayaw na rin. Yan ang mga signature sign, signature dance ni Cutie Cute. Kaya niya palagi yung mga sinasayaw kasi alaala at andyan pa rin siya. Kasama niya pa rin yan si Mahal kahit anong gawin niya. Kahit saan siya mapuntag, dala-dala niya yan. Hindi niya yan makakalimutan. Kawawa naman yung mga taong binabas nyo na. Pati yung pamilya ay dadamay nyo pa. Kung mataba si Ate Yam, eh ikaw. Hindi ka ba mataba? Pasalamat ka nga, mataba siya eh. Masustansya yung pagkain niya. May kumakain siya ng dapat kainin eh. Eh ikaw, tingnan mo nga sarili mo kung mas kasabi ng taba. Pag ako ibabash, okay lang. Pero pag yung ibang wala namang nanahimik lang naman, wala naman silang ginagawang masama, ba may muta ko? Pag naman po tayo maging overacting, alalahanin po natin, lahat po ng ginagawa ni Migs ay nandyan si Mahal. Lahat ay naalay kay Mahal. Yan naman sana po isipin natin. Huwag po tayo magpapadala sa damdami nating napakasilosa. Tigab naman ko. Diba? Isipin natin yung katarantado tong tigab na to eh. Isipin natin ang mga mga next future, next na mangyayari. Yan po ang isipin natin. Huwag po tayo mag-isip-isip ng kahit na ano. Pasalamat nga tayo, andyan yung dalawa eh. Kung wala ang dalawa, sino yung mag-ano sa kanya? Sino ang kakasamahin niya? Sino ang makakasama ni Bunso kung wala yung dalawa? Best friend sila. Backup dancer sila ni Bunso. Kaya pumupunta sila sa bahay ni Bunso dahil sa glimo. Dahil sa Glimo perfume na tumutulong sila kay Glimo. Kaya dumadami ang Glimo dang dahil din sa kanila kasi tumutulong sila doon. At malapit lang sila doon. So anytime kung tawagin sila ni Migs, andyan sila. So habang wala silang magagawa, mag-TikTok sila yan, magsayaw-sayaw sila yan. Ala nga naman, magmukmuk lang sila. Wala na silang time to enjoy their self. Isipin naman po natin yan. Huwag po nating hawakan sa liig si Migs. Hintayin lang po natin. Time will come na makikita natin si Migs.
Hintayin lang natin ang takdang panahon. Hindi yan nagtatago. Ang iniisip niya lang yung mga safety natin. Kasi kung magkita-kita yan, example, kung magkita-kita yung mga fans, paano? What if? What if? Na may COVID, itong ganito, ganyan, magkakasakit. Sino ang sisihin? Diba si Migs? Si Tatay Jet? Silang dalawa na naman ang sisihin. So ano naman ang mangyayari? Puno na naman ang pangbabash. So kung solid supporters tayo, maghintay po tayo. Huwag po natin huwag po tayo mag-overexcited. Ang importante, ang mahalaga, makikita natin siya sa YouTube. Mag-request na lang tayo na masaya yung mga vlog niya naman, i-alternate. 1 week, 1 charity. Tapos, example, sa 2 weeks, mag-upload si Bunso ng 2 beses. Isang nakakatawa, 1 charity. Yun ang maganda. Please lang po, wag po nating hawakan sa liig si Migs. Ay. Isipin naman po natin sana. Pandemic. Sino ang magpapasaya sa kanya? Edi yung mga kaibigan niyang tinuturing na kapatid. Diba? Ngayon, hindi na mauumiikot, hindi na kaikot yung oras niya kay Mahal kasi wala na si Mahal. So, nandyan yung mga kaibigan niya para mag-ano siya. Damayan nila si Bunso.